Yo mga ka-jack, andito ako ngayon sa lifeboat para magkasa kami ni Mark. Ngayon ang gagawin namin, lilinisan namin to, yung lumang grasa tatanggalin namin, kakayon din namin, tapos lalagyan uli namin ng panibagong grasa. So every month, ito yung ginagawa namin para sa maintenance ng wire ng lifeboat. So panoodin nyo kung paano kami nagkagrasa, paano namin to nililinisan. Ito yung mga trabaho namin dito sa barko. Hindi po basta nakabitin dito, medyo mahirap din. Ganto kami bago kumita ng dollar dito. Yan yung mga gagrasahan namin, yan drum. Ang lifeboat namin ay 8, 4 dito sa port side, 4 sa starboard side. Tapos itong mga ship na to, kailangan namin tanggalin yung mga lumang grasa. Tapos yung gantong kable, kailangan namin tanggalin yung mga excess na grasa. Yung kumakita nyo, yung mga nakalawit na yan, kailangan namin yan tanggalin. Yan, lilinisan pa namin yan. Pag yan ilinis na lahat, bago pa namin yan patungan ng panibagong grasa. Ganun yung maintenance namin. Bale, every month namin itong ginagawa. Kaya panoodin nyo kung ano yung buhay namin dito. Lalo na sa mga may pamilya na seaman. Ito yung mostly ginagawa. Few inches later. Ito yung monthly maintenance ng lifeboat namin. Yung pag-greasing. So bago namin ito grasahan, nililinisan muna. Kailangan tanggalin yung mga lumang grasa, yung mga excess grease. Ganito kalirap kumita ng dollar dito. Dito ko sa pinakaibabaw ng lifeboat. Parang umuulan. Mahirap umuulan. Tulas na dito. Yan yung seaman's friend. Seaman's friend yan dahil kapag umulan, tigil yung trabaho sa open deck. Kaya seaman's friend ang tawag namin dyan. Sige pa, ulan pa. Kasi pag umulan yung choice, kailangan tumigil pag nakakandid sa life book, hindi na safety. Dahil matulas. Itong mahirap dito, malamig na, tapos saan dito pa ay dulo ang sipon. Yan, pakikita ko sa inyo yung aming nililinis. Itong ship na to, yan. Tinatanggal namin yung mga grasa nasa pag-ipagita nyo. Yan, ganyan. Bago namin lagyan ng bagong grasa, tanggal muna yung luma. Isa-isahin namin yung lifeboat namin. Ang dami, 8. Matagal-tagal na itong labanan. Bakit pa kailangan ng grasa ng glassing? What? Kailang glassing? Ay, ito yung kamay pala. Para mag-proteksyonan yan sa asin, yan, sa alat. Hindi kalawangin. Yan ang purpose kung bakit ito ginagrasahan itong kable. Para hindi siya kalawangin. Yan, pakikita ko sa inyo. Yan, kung makikita ninyo, halos wala na yung dating grasa. Dahil laging ibinababa. So, natatanggal din kahit paano. Natatanggal yung dati nilagay namin. Kaya, every month, nilalagyan namin ito ng grasa para maproteksyonan sa kalawang. Yan ang purpose kung bakit every month may greasing na ginagawa. So, si Mark, yan ang tropa. Subscribe pa rin yung Padyakero sa mga aspiring na seaman dyan. Marami kayo matutunan. Yan po yung natuturo sa akin kung paano mag-edit. Pagkatapos natin linisan, yung kaple, tapos yung mga ship, ngayon, susunod kong gagawin is mag-agrasa na ng shape. Tapos sa huli ko, gagrasahan yung kable. Kasi kung unahin ko yung kable, tapos mahuli yung shape, wala akong mahahawakan. Kaya unahin ko muna yung mga shape. Kasi yung pang-grasa ko, yan. 12 seconds later. Saan ko na kasi puno pa yun. Konti-konti lang ang laman. Dahil last month, kagagrasa lang. So, ang bilang na ilagay ko. Dahil puno pa. Ngayon, kable naman. Ito naman yung grasa sa kable. Iba siya. Magkaiba ito. Yung isa, yung multi-purpose. Ito, pang kable lang talaga itong grasa na to. Magamit ako ng brush para mapasok yung loob. Kasi hindi na isa kaya mabuti ng kamay. Kaya brush yung gamit ko. Kailangan tama-tama yung kapal.
Kung makikita nyo, ang liit na lang inaapakan ko dito. Oh my God! Six and a half hours later. Yun mga kapadyak, nakita nyo naman yung mga mala Spider-Man moves ko. Yun, pabitin-bitin. Talagang ganun dito. Kailangan bumitin para magkaroon ng dollar. Sa wire na yun, nandun yung dollar, nakasabit. So kailangan natin yung sungkitin doon. Kailangan pagtrabahuan para makuha natin yung kada $1 doon. So kada hagpos ng krasa, isipin na lang natin na $1 yun. $1, ibu na din yun. Kaya ganun na lang yung iniisip namin pagka ito ng mga trabaho. Kaunting ingat dahil hindi naman basta ang magpabitin-bitin. Pag dumulas, pwedeng mahulog talaga ako. Pero naka-harness naman, kaya lang nakabitin pa din. At least, kailangan safe lagi. Yan yung mga maintenance namin dito sa lifeboat, monthly. Ganyan, lagi namin ginagawa yan. Ito nyo yung aking panibagong adventure sa aking trabaho. Pakiclick lang po ng subscribe button sa ibaba. At pakitalimbang na din po ng kampana para updated kayo sa mga susunod ko pang video. Maraming pong salamat at sa lahat pong sumusuporta sa aking channel. Maraming pong salamat sa inyo. Napakaraming po ninyo lahat na sumusuporta. Kala ko small YouTuber, hindi ko na po isa-isahin, pero alam naman po ninyo kung sino yung mga tumutulong sa akin. Maraming pong salamat. Ganon din po sa aking mga tropa dito sa barko. Maraming salamat po sa kanilang walang sawang suporta sa akin, sa aking mga ginagawang pag-vlog. Talagang full support po sila sa akin. Maraming pong salamat sa inyong lahat. At sana po, mag-ingat tayo lagi at God bless po sa ating lahat. At see you on my next video. Maraming pong salamat.